Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal po naming mga kaibigan. Kayo po ay nakasubaybay ngayon at nanonood ng Reconnect, an Evangelical Mission. Kasama ko po ngayon ang Kababi Fernandez. Maraming salamat, kapatid na Jen Mark. Apo. Mga mahal na kaibigan, mga taga-subaybay, welcome po sa programang ito. Muli, inaanyayahan po namin kayong samahan nyo kami sa napakahalagang pagtalakay. Meron tayong babatiin, kapatid na Jen Mark. Opo. Binabati po namin ang lahat ng mga tagapagturo, mga mag-aaral, maging mga kawani sa Iglesia ni Cristo Church of Christ School for Ministers. Maligayang panonood po sa inyong lahat. At binabati rin po namin ang nakasubaybay at naaabot ng programang ito. Mga kaibigan, ang pagtutuunan po ng ating pagtalakay ay ang isa sa mga hula o Bible prophecy o paunang salita ng ating Panginoong Diyos na pinagbabatayan ng Iglesia ni Cristo sa aming pananampalataya na si kapatid na Felix Manalo ay ang sugo ng Diyos sa mga huling araw na nakasulat po sa Apokalipsis 7:2-3. Ang mabuti, kapatid na Jen Mark, ay basahin natin ang tinutukoy niyong paunang pahayag o hula na nakasulat po dito sa Apokalipsis 7:2-3. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, "Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos." Sa hulang ito, kapatid na Jen Mark, mga mahal na taga-subaybay, ay mayroon pong binabanggit na ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At ang kanyang gawain po, kung mapapansin ninyo, ay ang magtatak. Napatunay na natin ito, kapatid na Jen Mark, sa maraming pagkakataon na ang katuparan po ng ibang anghel ay si kapatid na Felix Y. Manalo. Subalit, Kababi, at mga mahal po naming mga taga-subaybay, itinatanong po ng iba kung paano raw naging anghel si kapatid na Felix Manalo samantalang siya ay isang tao. Mm-hmm. Sinasabi rin ng iba na dahil sa kinikilala natin na anghel si kapatid na Felix Manalo at ang pagkakilala naman po natin sa Panginoong Hesukristo ay tao, lumalabas daw po na mas mataas ang pagkilala po natin sa kapatid na Felix Manalo kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Kapatid na Jen Mark, talagang sa unang tingin, mga mahal na taga-subaybay, maaari po na sa unang tingin ay masasabi agad sa amin o sa atin ng iba na oo nga naman, isipin nyo, kinikilala nyong anghel ang kapatid na Felix Manalo ninyo samantalang tao ang Panginoong Hesukristo. E di, mas mataas nga para sa inyo ang inyong kinikilalang anghel. Opo, Kababi, lalo na po kung makakabasa po sila ng mga komento ng mga tumutuligsa po sa atin tungkol sa ating pananampalataya, tungkol po dito sa ating tinatalakay. Kaya napakagandang pagkakataong ito, kapatid na Jen Mark, na sagutin natin ang argumentong ito ng iba. Dahil sa mga mahal na kaibigan, kung gagawin lang po sana ng tao ang pagsusuri at dahil doon ay malalaman po niya ang tunay na kahulugan ng salitang anghel, aba, hindi niya sasabihin na mas mataas ang ating pagtingin, opo, kapatid na Jen Mark, kay kapatid na Felix Manalo, kay sa ating Panginoong Hesukristo, dahil malalaman po niya na mali po ang ganyang pahayag. At lalabas po na ang nagsasabi ng gayon ay nagbibintang lang at naninira lamang, kapatid na Jen Mark. Opo. Para masagot po ang argumentong iyan, Kababi, at mga mahal po naming mga taga-subaybay, ay ipaglilingkod po namin sa ating mga taga-subaybay kung ano po ba ang kahulugan at kung sa ano po tumutukoy ang salitang anghel. Kapatid na Jen Mark, mga mahal na taga-subaybay, sa binasa po natin kanina sa Apokalipsis 7:3, mapapansin po ninyo sa inyong screen, may binabanggit po na, at nakita ko ang ibang anghel. Ang katumbas po na sa Ingles ng salitang anghel ay messenger. Pansinin po ninyo ang nakasulat sa ganun din pong talata. Ngunit dito natin babasahin sa Young's Literal Translation of the Holy Bible. Ganito po ang pahayag. And I saw another messenger going up from the rising of the sun, having a seal of the living God. Mapapansin po natin, mga kaibigan, na sa saling ito, ang ginamit na salita ay messenger sa halip po na angel. Sapagkat ito, kapatid na Jen Mark, ang literal translation
ng salitang anghel. Opo, Kababi at mga kaibigan, ang messenger ay nangangahulugang sugo. At mababasa po natin yan sa English Tagalog Dictionary by Leo James na ganito po ang ating mababasa. Messenger, one sent, sugo. Kapatid na Babi, sino-sino po ang halimbawa ng tinatawag na anghel dahil sa sila po ay sinugo ng ating Panginoong Diyos? Ang isa, kapatid na Genmark, mga mahal na taga-subaybay, ay ang mga anghel na taga-langit na espiritu po sa likas na kalagayan. Kagaya po ng mababasa natin dito po sa Hebreo 1:13-14. Ngunit kanino sa mga anghel, sinabi niya kailanman, lumuklok ka sa aking kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tuntungan ng iyong mga paa. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan? Dito, sinasabi po sa talatang ito, mga mahal na taga-subaybay, tungkol po sa mga anghel na taga-langit na silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na sinugo upang maglingkod. Dapat malaman po na sila ay mga anghel, aba hindi dahil sa sila ay espiritu sa likas na kalagayan, kapatid na Genmark, hindi rin dahil sa sila ay tagalangit, kundi dahil sa sila po ay sinugo ng ating Panginoong Diyos. Mahalagang tandaan natin na ang literal po na kahulugan ng anghel ay sugo. Opo, Kababi. Subalit baka po isipin ng mga nakasubaybay po sa atin ngayon na ang espiritu po sa kalagayan at tagalangit lamang ang pinagkakapitan po nung salitang anghel o angel. Dahil ang banggit nga po ay silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod. Tapa, kapatid na Genmark, kailangan pong linawin yan. Mga mahal na kaibigan, ang termino pong lahat doon sa pahayag na silang lahat ay espiritong tagapaglingkod ay tumutukoy po sa lahat ng mga anghel na tagalangit na nasa palibot po ng luklukan ng ating Panginoong Diyos. Gaya po ng mababasa natin dito po sa Apokalipsis 5:11. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda. At ang bilang nila ay 10,000, tigsa 10,000 at 1,000,000. Malinaw po na ang isa po sa pinagkakapitan ng salitang anghel ay tagalangit at espiritu sa likas na kalagayan. Meron din tayong halimbawa niyan, mababasa natin sa Lucas 1:19, mababasa po ninyo sa inyong screen, si Anghel Gabriel. Siya po ay anghel na tagalangit, espiritu sa likas na kalagayan, kaya siya naging anghel dahil sinugo ng ating Panginoong Diyos. Subalit, Kababi, alang-alang po sa mga nakasubaybay po sa atin ngayon, meron din po ba tayong maipakikita na halimbawa mula po sa Biblia na hindi naman po tagalangit, kundi tagalupa o tao. Subalit, tinawag po siyang anghel dahil sa siya'y sinugo ng ating Panginoong Diyos. Ang totoo, kapatid na Genmark, marami pong halimbawa niyan sa Biblia. Ang isa po rito ay si Juan Bautista. Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Mateo 11:7-10. At pagkaalis nila ay nagsimula si Jesus na magsalita sa karamihang tao tungkol kay Juan. Ano ang nilabas ninyo sa ilang upang makita? Isang tambubaga na pinapaspas ng hangin? Ano nga ang nilabas ninyo upang makita? Isang tao bagang mahusay ang pananamit? Alam na ninyo na ang mga nagdadamit ng gayon ay nasa bahay ng mga hari. Kaya't ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang propeta baga? Tunay, pinatototohanan ko sa inyo na mahigit pa sa isang propeta sapagkat siya ang binabanggit sa nasusulat. Narito, sinugo ko ang aking anghel na magpapauna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Mga mahal na kaibigan, malinaw po na pinatunayan po rito ng ating Panginoong Jesucristo mismo na si Juan Bautista po ang katuparan ng paunang salita o ng hula ng Biblia na ang banggit po, narito, sinugo ko ang aking anghel na magpapauna sa iyo. Opo, mga kaibigan, at mababasa rin po natin sa Juan 1:6 na si Juan Bautista ay tao na sugong mula sa ating Panginoong Diyos. At ganito po ang ating mapapakinggan mula roon.
na parito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. Sa makatwid, kapatid na Jen Mark, mga mahal na taga-subaybay, ang kahulugan po ng salitang anghel ay, or angel, ay messenger o sinugo. Maaring ito ay ikapit sa espiritong tagalangit at maging sa tagalupa o tao, sapagkat ang salitang anghel ay hindi po tumutukoy sa likas na kalagayan, kundi sa tungkulin bilang sinugo ng ating Panginoong Diyos. Kapatid na Bobby, ang itinuturo po ba ng Biblia na ang kahulugan po ng salitang anghel ay sugo, ay sinasaksihan din po ba ito maging ng mga scholar ng Biblia? Sinasaksihan, kapatid na Jen Mark, mga mahal na taga-subaybay. Basahin po natin ang nakasulat dito po sa Cruden's Complete Concordance to the Bible, page 16. Ganito po ang ating mababasa. Angel, literally, messenger, a celestial being, a messenger of God, Genesis 24:7-2, a minister or pastor of the church. Malinaw po, sinasaksihan ng mga eskolar ng Biblia ang itinuturo po ng Iglesia ni Cristo na nakabatay po sa Biblia na ang literal po na kahulugan ng salitang anghel ay messenger. Usugo, kapatid na Jen Mark. Opo. At batay din po sa kanila, ang pinagkakapitan po ng salitang anghel ay maaaring celestial being o tagalangit, espiritu sa likas na kalagayan, at ang pastor ng iglesia. Kapatid na Jen Mark, opo, taga saan ba yung pastor ng iglesia? Ay, taga lupa po. Ang likas na kalagayan ay tao. Opo. Tangi po sa mga otoridad na nag-aaral po tungkol sa Biblia. Kababi, ang katotohanan po ba na sinasabi ng Biblia na ang salitang anghel ay tumutukoy po sa tungkulin at hindi po sa likas sa kalagayan? Yan po ba ay sinasaksihan din maging ng mga otoridad ng Iglesia Katolika? Sinasaksihan din, kapatid na Jen Mark, mga mahal na taga-subaybay. Mabuti po ay basahin natin dito po sa isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat po nito ay Discourses on the Apostles' Creed na isinulat po ni Clement H. Crook sa page 72. Sila ay tinatawag na anghel mula sa salitang Griego na nangangahulugang sugo. Ang salitang anghel sa makatwid ay hindi nagpapahayag ng kalagayan ng mga espiritong ito, kundi manapay ng mga tungkulin. Malinaw po, pinatutunayan ng mga otoridad ng Iglesia Katolika na ang salitang anghel ay mula po sa salitang Griego. Sa Griego, kapatid na Jen Mark, ay angelos. Mm-hmm. Na ang katumbas po sa Ingles ay messenger, usugo. At ayon po sa kanila, ang salitang anghel ay hindi po nagpapahayag ng kalagayan, kundi ng tungkulin. Yan ang binabanggit ng Biblia kanina, kapatid na Jen Mark. At nais dating ipapansin sa ating mga taga-subaybay, kapatid na Jen Mark, na kinikilala natin na anghel si kapatid na Felix Manalo sa sentido na ang tungkulin niya ay sinugo ng Diyos, tulad po ni Juan Bautista. Kaya napakaganda po nitong ating tinatalakay ngayon, Kababi at mga kaibigan, sapagkat marami pong mga tanong tungkol po sa ating pananampalataya ang nasasagot ng episode po natin na ito. At nais nating ipaalam sa mga taga-subaybay, kapatid na Jen Mark, na opo, kaya po natin ito tinatalakay. Ito po ay may kaugnayan sa amin pong paggunita sa 137th birth anniversary po sa buwang ito ng kapatid na Felix Y. Manalo. Opo, Kababi, talakay naman po natin ang tungkol po doon sa argumento naman ng iba na mas mataas daw po ang ating pagkilala at pagtingin sa kapatid na Felix Manalo kaysa daw po sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil daw po sa kinikilala nating anghel, ang kapatid na Felix Manalo, subalit ang ating Panginoong Hesukristo ay tao. Mayroon po ba silang mga ginagamit na mga talata ng Biblia para patibayin po yung argumento po nilang ito? Ginagamit nila, kapatid na Jen Mark, ang Hebreo 2:7. Mabuti po, basahin natin ang nakasulat. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, at siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Dahil dito sa banggit na siya ay ginawang mas mababa ng kaunti kaysa mga anghel,
kapatid na Genmark, mga mahal na taga-subaybay, eh agad po, nagbibigay po sila ng konklusyon na mas mataas daw po ang pagtingin natin kay kapatid na Felix Y. Manalo dahil sa kinikilala natin siyang anghel kaysa sa ating Panginoong Jesucristo na kinikilala nating tao. Opo, Kababi, pero nais po nating bigyang diin ang sinabi na po natin kanina, mga kaibigan, kung kinikilala man po naming anghel ang kapatid na Felix Manalo, ay sa sentidong siya ay sugo ng Diyos na siyang kahulugan ng salitang anghel. At hindi siya anghel na malwalhati, na tagalangit, na espiritu sa likas na kalagayan. At mahalaga din po na liwanagin po natin sa ating mga taga-subaybay, Kababi, kung ano po ba ang kalagayan ng anghel na tinutukoy sa Hebreo 2:7 na ayon po sa talata ay ginawang mababa ng kaunti si Kristo kaysa mga nasabing anghel. Ang tinutukoy sa Hebreo 2:7 ay anghel po na tagalangit na nasa maluwalhating kalagayan o nasa kalagayang espiritu. Gaya po ng binasa natin kanina, yung ginagamit po nilang talata, nais namin ipapansin sa inyo, Hebreo 2:7. Yung binasa natin kanina, Hebreo 1:13-14. Mabuti po, basahin natin uli. Ganito po ang pahayag. Ngunit kanino sa mga anghel, sinabi niya, kailanman lumuklok ka sa aking kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga gmamana ng kaligtasan? Kaya ang tinutukoy dito na mas mababa ng kaunti ang ating Panginoong Jesucristo kaysa sa mga anghel, yung mga anghel na tinutukoy ay mga tagalangit. Sila po ang espiritu sa likas na kalagayan. At sila po ang nasa palibot ng luklukan ng ating Panginoong Diyos sa langit. Batay po sa binasa rin natin kanina, kapatid na Genmark, at mababasa po nila uli sa Apokalipsis 5:11. Kapatid na Bobby, bakit po ang banggit ay mas mababa ng kaunti ang Panginoong Hesukristo kaysa sa mga anghel na tagalangit at espiritu po sa likas na kalagayan? Ano po ba ang tinutukoy doon sa pahayag na iyon? Ang pinag-uusapan doon, kapatid na Genmark, mga mahal na taga-subaybay, ay ang likas na kalagayan. Mas mababa po ng kaunti sa mga anghel na tagalangit ang ating Panginoong Hesukristo dahil sa siya po ay tao at hindi po espiritu sa likas na kalagayan. Pansinin po ninyo ang pahayag mismo ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa Juan 8:40. Datapwat ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Malinaw po, pinatutunayan ng ating Panginoong Jesucristo na siya po ay tao at hindi espiritu sa likas na kalagayan, kapatid na Genmark. Opo, Kababi, pero baka po itinatanong ng ating mga taga-subaybay kung ipinahayag din po ba ng ating Panginoong Hesukristo ang pagkakaiba po ng nasa kalagayang tao sa nasa kalagayang espiritu. Nilinaw ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po, mababasa natin sa Lucas 24:39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, ang espiritu ay walang laman at buto, ngunit siya po, palibasay sa tao, meron siyang laman at buto. Kaya, kapatid na Genmark, mga mahal na taga-subaybay, ang tinutukoy po sa banggit na ang Panginoong Hesukristo ay ginawang mas mababa ng kaunti sa mga anghel ay ang likas na kalagayan. Opo, Kababi, ngunit kapag ang pag-uusapan, mga kaibigan, ay kadakilaan, katangian at karangalan, Kababi, sino po ba ang nakahihigit? Ang Panginoong Hesukristo po ba o ang mga anghel sa langit? Ang ating Panginoong Hesukristo, katunayan nga inuutusan po na sumamba sa Kanya ang mga anghel. Ganito po ang ating mababasa dito po sa Hebreo 1:4-6. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na di hamak sa mga anghel, sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko.
at nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Napakalinaw po mga mahal na kaibigan, ang pahayag ng talata tungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Ang katunayan nito, ipinag-utos po sa lahat ng mga anghel. Ang totoo po, hindi lang sa mga anghel na tagalangit o espiritu ang likas na kalagayan, kundi maging sa mga anghel o sugo ng Panginoong Diyos na tao. Inuutusan sila ng ating Panginoong Diyos na sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, ito po ang patunay na nakahihigit po ang ating Panginoong Hesukristo sa katangian, karapatan at kadakilaan kahit sa mga anghel na maluwalhati na nasa kalagayang espiritu. Kaya mga kaibigan, isang malaking kamalian at pagbibintang ang pahayag na mas mataas ang iniuukol naming pagkilala kay kapatid na Felix Manalo kaysa ating Panginoong Hesukristo. Kinikilala namin na ang ating Panginoong Hesukristo na bagamat siya'y tao, ngunit siya ay Panginoon, tagapamagitan, tagapagligtas, at ang buong Iglesia ni Kristo ay sumasamba sa Kanya. Si kapatid na Felix Manalo ang katuparan ng hinuhula ang ibang anghel o sugo na may taglay na tatak ng Diyos na buhay na ang kanyang gawain ay ang magtatak. Yan po ay batay sa Apokalipsis 7:2-3. Subalit kababi, alin po ang tatak at papaano po ang pagtatatak? Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo dito sa Efeso 1:13. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Itinuturo po sa talatang ito, mga mahal na kaibigan, na ang tatak ay ang Espiritu Santo. At ang pagtatatak ay ang pangangaral po ng Ebanghelyo na kalakip po ang Espiritu Santo. Kapatid na Jen Mark, ang pangangaral po ng Ebanghelyo ay gawain po ng mga anghel o sugo na tao sa likas na kalagayan. Opo, subalit ka, Bobby, ano po ang dakilang biyaya na tinamo mula sa ating Panginoong Diyos ng mga taong sumampalataya sa mga aral niya na itinuro po ng kanyang sugo o ng kapatid na Felix Manalo? Ganito po ang ating mababasa sa Apokalipsis 7:3 na nagsasabi, "Huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos." Malinaw pong nakasulat sa Biblia na ang mga natatakan ay naging mga alipin o lingkod ng ating Panginoong Diyos. Mga mahal na kaibigan, ito po ang karapatan ng mga natatakan ng Espiritu Santo sa pamamagitan po ng pangangaral ng sugo ng Diyos. Sila po ay naging lingkod ng ating Panginoong Diyos. At kababi, ano po ang nakalaan para po doon sa mga natatakan ng Espiritu Santo, kaya sila po'y kinikilala ng Diyos na mga lingkod niya sa mga huling araw na ito? Basahin natin ang kasagutan, kapatid na Jen Mark, dito po sa Efeso 1:13-14. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang. Hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan, purihin natin ang Kanyang kadakilaan. Ang tatak na Espiritu Santo ay ang katibayan po o garantiya na ang tao ay kabilang sa bayan ng ating Panginoong Diyos. At kapag ang tao'y kabilang sa bayan ng Diyos, sapagkat natatakan ng Espiritu Santo, magtatamo po siya ng kaligtasan. Kaya napakadakilang biyaya po, mga mahal na kaibigan, ang pagsusugo ng Panginoong Diyos sa mga huling araw na ito. Ito rin ang dahilan, kapatid na Jen Mark, mga mahal na kaibigan, kung bakit marami po at patuloy pang dumarami ang mga taong umaanib sa Iglesia ni Kristo
sapagkat nauunawaan po nila at binibigyan nila ng pagpapahalaga ang kahalagahan po ng pagsusugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Dahil dito, kapatid na Jenmark, kapag sumasapit po ang buwan ng Mayo, ginugunita po natin ang kaarawan ng sugo ng ating Panginoong Diyos, ang kapatid na Felix Manalo, na siyang kinasangkapan po ng ating Panginoong Diyos upang makarating po sa amin ang tamang aral. Dahil sa aming pagtanggap at pagsampalataya sa mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo, kami ngayon ay kabilang po sa bayan ng ating Panginoong Diyos na nakapagsasagawa po ng tunay na pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Ang totoo, hindi lamang po tayo, kababi, kundi lalo pang maraming tao ang umaanib po sa Iglesia ni Cristo na sila po ay sumampalataya doon sa aral ng ating Panginoong Diyos ukol po sa pagsusugo sa kapatid na Felix Manalo. Kaya ang katunayan po niyan ay gaya po nitong ating mapapanood na ating nakapanayam. Ito po si Alan Cubaco. Taga dito po kami sa Angeles City. Nagsusupply po kami ng mga gamit po sa construction. Kaming magkakapatid ay talagang deboto sa aming pagka-Katoliko. Kung may prosesyon po, kaming magkakapatid ay ahawak sa karo o yung pong lubid. After po nun, yung bulaklak o yung pong dahon po ng halaman na nakalagay po doon ay kukuha po kami, pakukuluhan, tapos iinumin. Mga naririnig ko po noon sa Iglesia ni Cristo, negatibo po. Pag-aabuloy na 10%. Isang kapatiran. Para sa amin, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Pero pagdating sa Iglesia ni Cristo, ang Panginoong Jesucristo ay tao. Ang kapatid na Felix Manalo naman ay isang anghel. Parang merong hindi tama. Nakapag-asawa na po ako. Doon na ako nagkaroon ng mga katanungan. Saan ako pupunta? Hindi po ako sigurado. Kaya pinanghawakan ko na lang yung sarili ko pong pananampalataya na papasok po ako sa simbahan, pero yung gusto ko ang gagawin ko, hindi yung nakagisnan po namin. Inanyayahan po ako ni Ka Ariel Makaspak sa pamamahayag po sa lokal ng F. Manalo, Angeles City. Yung mga tanong ko po noon, nasagot po sa pagtuturo, ang sinasabi niya lang sa akin, sumamba ka. Naging karanasan ko po sa unang pagdalo ko ng pagsamba, mararamdaman mo yung solemnya. Sa pag-awit naman po sa pagsamba na maririnig mo, parang mga panalangin na rin po at mga pagpupuri sa Ama. May kapangyarihan na yumayakap po sa iyo. Di mo namamalayan, tumutulo na lang po yung luha mo po sa mata. Umaakma po yung mga tanong ko sa mga nagiging leksyon po sa pagsamba. Kaya nagpasya na po ako na magpadoktrina. At yung sasalitain ng aking mga salita sa kanila. Sa panahon po ng pagdodoktrina, dun po ako naliwanagan sa mga naririnig ko po noon na inusig ko po. Yun pong 10%, hindi po pala totoo yun. Pasya po ng puso ang paghahandog. Ang ibig po palang sabihin ng kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo ay yung mahalin mo ang iyong kapatid. At tungkol naman po sa Panginoong Jesucristo, tao po ang Panginoong Jesucristo, pero hindi po siya karaniwang tao. Ginawa po siyang tagapamagitan. Ang kapatid na Felix Manalo naman po, opo, totoo po, anghel po siya. Hindi naman po ibig sabihin na anghel, meron na pong pakpak. Ang ibig sabihin lamang po ng anghel, mensahero po, sugo po siya ng Diyos. Nabautismuhan po ako noong March 28, 2009. Hindi ko po may paliwanag ang nararamdaman ko po noong araw na yun. Dahil nga po, ganap na akong Iglesia ni Cristo. Nung dinodoktrinahan pa lamang po ako ay may mga pag-uusig na po akong nararanasan.
yung ibang kamag-anak ko po, tinatawanan ako. Ang dami naman daw, ba't Iglesia ni Cristo pa? Yung asawa ko po, nung malaman po niya na nabautismuan na ako, pag pinagpatuloy mo, mag-iwalay tayo. Dumating din po yung pagkakataon na meron pong manggagawa na pumunta po sa amin. Nagpaunlak po ang misis ko na makinig po sa pagdodoktrina. Pinayuan rin po siya na sumamba. So yun na po yung pagkakataon na sumama po siya sa akin sa pagsamba. Kaya yun po, nagpasya na po ang misis ko na talagang ipagpatuloy na po niya yung pag-anib sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Noong pong wala pa po ko sa loob ng iglesia, pag dumarating po ang mga problema, di mo alam saan ka tatakbo. Ngayon po, pag may dumarating na problema ngayon, sigurado po may kasagutan po. Hindi man po ibibigay yan ng Ama sa atin kung hindi po natin kakayanin. Ako po ngayon ay isang masiglang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. At may tungkulin po isa sa mga pangulong diakono po ng lokal ng F. Manalo, Angeles City. Gagawin ko po ang aking kaukulan sa akin pong pagkatawag. Ang maibahagi ko po ang aking pananampalataya. Nananawagan po ako sa aking mga kababayan, kamag-anakan, kaibigan, na magsuri rin po kayo para malinawan po kayo kung ano po ang itinuturo sa loob po ng Iglesia ni Cristo. At makasama po namin kayo sa tunay na paglilingkod. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nawa nakatulong po kami sa inyo pong isinasagawang pagsusuri sa katotohanan. Mga kaibigan, dito po namin kayo inaakit sa Iglesia ni Cristo na bunga po ng pagsusugo ng ating Panginoong Diyos sa mga huling araw na ito. Ang Iglesia ni Cristo po na nakasulat sa Biblia, ang kinikilala ng ating Panginoong Diyos na kanyang bayan sa mga huling araw na ito at pinaglalaanan po niya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan.